Sabi po niya, ibalik mo dito si Laika. Laika po ang nagamit tayo. Dahil pag hindi mo binalik, apatayin ko kayong mag-ama. At pag sa pira lamang, marami kong pira kahit tayong magkaubusan. Ang sabi ko naman. Nakita namin ang bahay na ito, na halos sira-sira na. Walang pinto at kumot na lang ang ginawa nilang dingding. Sira-sira na rin at halos wala nang bubong ang kanilang tahanan. Ito ang pamilya ni Kuya Jun. May 4 na anak. Iniwan daw sila ng kanyang asawa. Ano po, tatay? Sumama po sa iba. Sumama na sa iba? Nag-iiyak sa pagising sa umaga. Nasabi si Nino, napasko na ang buhay. Kulang-kulang ang pamilya. Salamat ko na ang nilagay ko sa muna pang samantala para kami may matuluyan. Good morning po, mga kadong scares. Medyo kaulan lang. Maraming salamat po at dahil dito sa amin maraming palayan, marami ng tuyot na palayan, buti umulan. Nandito tayo ngayon kina Tatay Jun. Titingnan natin kung nagtrabaho ba si na Sir Gary kasi kahapon nagpaturok siya ng vaccine. Eh masakit po 'yun sa braso, baka ngayon hindi siya nagtrabaho dahil hindi maigalaw yung kanyang braso. Kumustahin natin si Tatay Jun. O anong balita din dun sa bunso nilang anak dahil baka nakakapag-communicate na sila dun sa taga Marinduque kasi may Facebook na itong nagagamit na cellphone si Janela. Kaya tingnan po natin yung ano nila, update dito sa bahay. And may dala din tayong ano, casing para po dun sa anak ni Tatay Jun na isa. Si Jun yung tumutulong sa paggawa ng bahay. Kasi mahirap kung walang casing yung malaglag ay basag agad. Kaya inorderan po natin siya at magkaroon siya ng casing. Mahirap na kung malaglag yun ay wasak po agad. Kaulan lang yun, basa yung mga maputik, medyo maputik papapunta dito. Ay, hindi nga nagtrabaho si na Boss Gary. Ayun po, putik nung ano, umulan. Kumusta po kayo, Tatay Jun? Ito po. Muna, okay na po. Magaling na po yung mata ninyo. Nakabili na kayo ng gamot. Naayos naman na po. Nawala na yung madilim na tingin. Si Boss Gary po. Andun po. Kumusta? Kanila, nagpunta po dito kanina, ang sabi ko ay bukas daw po sila magagawa dahil masakit yung turok kahapon nila, sila ay nagpabaksin po siya. Ay sabi po niya bukas daw po siya magagawa, nagpunta po siya dito kanina. Ah, maaga siya nagpunta? Maaga. Hindi nga maigalaw yun kung yun ay bagong turok. Masakit Johnson po. Pa naman. Dahil pag ano daw po, baka dumugo. Ay wala naman po natulog dyan sa loob ng bahay ninyo, tatay. Wala naman po, sir. Tingnan natin.
Wala naman po. Ayos po yung gawa ni Boss Gary. Okay. Pininis na yan ni Tutoy mo, ano? Ayun, ang ganda ng gawa ni Jun. Oh. Si Jun na nagpinis ng mga gilid niyan. Marunong na, ano? Yung mga gilid na yun, isa akong nagpinis dahil hindi po nga ako makapag-kuan masyado. Oo, oh, dahil yung mata mo nga, pag nalagyan ng alikabok mo, oh, balik na naman siya sa pagka-sorice. Oh. Magandang balita at hindi na natuluan niya, no? Maganda ang gawa ni Boss Gary. Walang ina, walang natulo kahit isang patak. Wala po. Maganda po ang pagkalagay nila ng bulkasil doon sa pako. Oo, oh, may bulkasil po ito sa mga pako lahat. Nila inalagay na pagmuna nila ng bulkasil. Hmm. Ngayon ay 21 ng ano, January. May vaccine pala si Boss Gary, nangihina pa ang ating Boss Gary. Kaya po kung nga niya masama rin sana po para magpabaksin. Nga ni, ba't hindi kayo nagpabaksin pa? Napakiramdaman ko sir yung aking katawan, parang... Medyo mahina ka pa. Mahina. Pero kailan mo balak magpabaksin? Magpabaksin po ako ngayong second dose po ng ating anak. Ah, second dose? Mabalik po si Nining dun sa... Pag nag-second dose po sila ay mabalik po sir yung masama po. Ah, masabay na si, ano, ikaw? Hmm. Kailan ba nagpa-first dose yung anak nyo? Kahapon lang. Sana po nga ni kasama ako ay sabi ko, huwag na muna ako nining dahil baka pag-vaccine sa akin, kayanin mo yung kanyang turok, kayanin mo aking katawan, lalo akong maghina. Mm-hmm. Eneng, may balita na bagay ikaw dun sa ano? Sa bunso nyo? May kachat ka doon sa kabila? At tanungin po natin kung ano nang balita dun sa bunso nilang kapatid. Kasi may nakakausap daw po ito si Nining doon. May nakakausap po ako doon yung pinsan ko po. Anak po ng tita ng kapatid ni Papa. Eh, hindi naman po halos na nag-reply. Pero nung last po na sinabi sa akin, hindi na daw po talaga napapagkita. Last year pa po. Wala na talaga wala doon? Wala na talaga doon. Pero si mama mo nakikita nila doon? Ay, hindi na rin po nakikita. Pero ibig sabihin, nandun pa yun sa Marinduque. Si wala lang dun sa lugar na yun. Wala lang po doon. Kasi mahirap ngayon magluluwas-luwas. Dahil sa pandemic. Hindi lang talaga nalabas ng bahay kasi nalaman niya na na ganun. Nahanap natin yung bunso, si opo. Jonah. Kasi yung nakakausap ko, nag-reply naman. Pero hindi pa na... Reply, sabi niya, hindi na daw nakikita yung bata opo. Doon. Opo, hindi na nga po nakikita. Sabi, hira ang mag-reply. Eh, ang ano ko po sana, para mas mapabilis yung paghanap, ay anuhin na lang po doon sa munisipyo doon. No, sa DSWD doon. Sa DSWD po doon, para mas mapabilis po yung paghanap. Ang masakit po, sir, man. Baka nga ni, ano ko, baka yung kinasama niya dito ay... Inano nila sa may kasunduan yung kanilang pagpaampo na anuhan po nila ng pera yung aming anak. Ay babalik naman yun dahil kayo ay kasal at walang consent mo. Kasi hindi lang naman siya ang may karapatan sa bata. Opo. At bawal yun dahil kaya mo namang buhayin yung mga anak mo. Kaya bakit ipapaampon? Yun po nga yung inapaglabang ko dahil siya naman po may pagkakamali ay... Kung hindi man po siya nagawa ng ganun, eh hindi po ako magagalit, hindi kami mag-aaway, wala kaming nanakita. Dahil kahit anong paghihirap po ng buhay namin nung nasa Marinduque pa po kami, ako yung nag-uling lang, nag-kupras, nananamahan ako sa pangingisda. Ay ginagawa niyo yung ganun paraan para mapakain yung mga bata? Po, sila yung mapakain ko ng ayos at mapag-aral ko sila. Eh, tapos ganun naman po ang ginawa nung... Wala naman po. Dahilan para ipaampun. Wala naman pong dahilan para ipaampun. Kasi gustong-gusto mo naman buhayin yung mga bata, hindi naman kayo tambay. May trabaho ka naman. Tambay. Hindi naman po ako natatambay. Dahil yung nagawa po ano yung mga tao dito, dapat bakit ginawa yung gano'n. Sana daw po ay inaano ng mga kapatid na huwag konsentihin sa gano'ng gawa. Dahil mali naman po talaga. Kaya nga hindi tayo susuko. Kung ano yung paraan na mahanap natin yung bunso ninyo. Kaya po nga, kinausap ko na po yung aking mga anak. Dahil yung isa po sa kinasama niya sa Marinduque, sabi ko sa kanila, pinaalam ko na po. Sabi ko, Nining, yung isa sa kinasama ng
inyong ina sa Marinduque ay may pagbabanta. Anong sabi sa pagbabanta? Ang sabi po niya, ibalik mo dito si Laika, Laika po ang nagamit ay. Dahil pag hindi mo binalik, patayin ko kayong mag-ama. At pag sa pira lamang, marami kong pira kahit tayong magkaubusan. Ang sabi ko naman, sir, wala po akong pira dahil ako yung andyan pa ako sa Marinduque. Nag-construction lang po ako at ako'y mahirap. Pero may pananakot pala ganun. Kala mo, Dahil kung kala mo kaya niya lahat ng tao? Yun po ang sabi. Lipulin daw po yung lahi ko, yung aking mga anak ay damay din. Kaya po nung mga time na yun, ako'y nag-aisip din. Ang inaano ko naman po doon sa aking asawa, dahil pinatawagan ko po ay, nung pagtawag ng lalaki at namatay, sabi ko, sige, kausapin mo pa. At itudo mo yung ano ng bulyom, yung cellphone, lakasan mo para marinig ko yung nag-ausapan ninyo. Sa ganito pong magkatabilaan po kami, pagtawag po nga niya, sabi ko, kausapin mo na lamang yung lalaki. Na huwag nang manggulo dahil tayo may pamilya. Huwag mong kunin, sabihin mong huwag nang manggulo sa atin. Tsaka mas madaling kasuhan yung gano'n, may pagbabanta. Tapos kasal kayo. Hindi pa rin baka po, siya dapat ang ipakulong, ang lakas niya magsalita ng gano'n, mananakot sa inyo. Hindi pa rin po tumigil yung lalaki. Sabi ko, akin na yung cellphone at ako ang makausap. Narindin na rin po ako ay, nauya mo pa. Tama lang yun dahil ikaw ang padre di pamilya. Bakit pati mga anak ko yadamay? Walang tinamuangan yan, walang kinalaman sa problema natin. Ayun po, nung mga ilang kwan, umalis po yata ang lalaki kung saan pumunta. Mm-hmm. Tapos, yun po nga, tinatawag ko rin po siya noon dahil sabi niya, natukso lamang siya. Mm-hmm. Anong mahalaga naman ngayon, hahanapin pa rin natin yung bunso niyo. Opo, yun po ang... Hayaan na natin yung mga lalaki ganyan. Mm-hmm. Ang mahalaga yung bata. Kasi hindi natin alam kung safe yung bata kung nasaan. Kung nasa katinuan bagay yung pinag-iwanan, pinagbigyan, pinag-ampunan. Check natin po yung cellphone ni Jun. Naku, basag-basag na. Hindi ba maingat pa itong bata? Oh. Binilhan natin siya ng casing para kahit mabagsak itong cellphone, ay safe daw. May ingat naman. Ingatan mo ha. At gamitin mo yan pagka ikaw ay nakapasok na. Magpabaksin na po kayo. Ngayon sa Santa Rita, ito po, abigyan ko kayo ng panggastos yun dito para. Ito po. Para may panggastos po kayo dyan. Salamat po, sir. At kayo ay upabaksin na. Kasi hindi naman pwede kayong lumabas. Pag wala kayong vaccine card. Eh, paano kayo bibigyan ng vaccine card kung hindi kayo nagpapabaksin? Eh, ito si Nining, meron ka na? Binigyan ka na ng vaccine card. Ayun, meron na siya. Sabay na kayo ni Tutoy Jun. Magpabaksin po. Ayun, check ko lang itong hinukay pala dito. Ah, ito, hinukay na po nila yung pag-aanuhan ng kusina. Oo, oh, isang shot lang yun. Jansen, dyan lang sa ano? Sa Santa Rita, isang shot lang yan. Ayos na. Si Boss Gary po ay nagpa-vaccine kahapon. Kaya masama ang tama. Masakit pa daw ang braso. Ayan, maganda po yung gawa ni Sir Gary. Di po tayo susuko hanggat hindi natin nahanap yung bunso nilang kapatid, yung anak ni Tatay Jun. Dahil hindi natin alam kung safe yung bata doon sa pinagbigyan o pinagampunan nung nanay nila na diba naisip nung dinadala yung bunso tapos pinaampo naman sa iba. Ayun, ang ganda ng gawa ni Sir Gary. Pulido po yung gawa. Hindi lang ulit makasimula at umulan. Tapos nilalamig pa ata yun dahil yun yung mga effect nung aftershot ng vaccine. Eh, maraming salamat po sa lahat ng sponsors ng ating team, Dongscares. Maraming salamat po. Magandang umaga po.